As usual, right? It's not a Dubonation without the eating. And our best friend sa kusina has found another great food spot. Mm-hmm. Chicken lang talaga. Wow. Para kay Chef Ron ang trabahong to, guys. Chicken talaga. Chicken. It's chow time. So let's eat and run! Ito pong lugar na pupuntahan natin dito sa Chicago is slightly new, about a year old. My Pinoy find today says a lot about chicken. You can have your chicken cooked in many ways. Pwede siyang fried, pwede siyang roasted, o kaya naman grilled. It comes in whole, and if you want, just order your favorite parts. The menu is a fusion of Filipino and American. First time ko po dito. Ma-love at first bite kaya ako at ma-impress mga kapamilya. Samahan niyo po ako as we try the pecking order. Sarap nito. Ang lambot, syempre soak sa milk yung kanilang pandesal. Lasang-lasa mo yung honey, yung calamansi at saka yung condensed milk. Okay na okay. Samahan pa natin ang kanilang homemade longganisa. Ang sarap. Pero yung iba yung dating nung longganisa nila sa akin eh. Kasi parang to begin with, skinless. Tapos grilled. Marami na po ako mga restaurants na napuntahan at iilan lang ang gumagawa ng homemade longganisa. Mas appreciated nyo kasi nandun yung value ng ibinabayad nyo na alam nyo na talagang pinaghirapan yung longganisa para sa customers nyo. 5 stars. Love it. Let's try this Pinoy egg. You know, I cook for a living mga ka-nation, pero hindi ko naisip na yung longganisa ibalot sa nilagang itlog. Clever. Manghang po yung sauce. Sriracha mayo. With the crunchy longganisa na ibabalot dun sa soft-boiled eggs, bakit nga naman hindi? You wanna come up with another egg dish? This is a must. Parang pinagsama-sama yung kanin tsaka yung chicken adobo tapos ipinrito. Yun po ang dating. Sausaw natin sa sauce. Ang sarap. Okay. Ang sarap. Lasang-lasa mo yung asim ng chicken adobo. Konting-konti lang yung tamis. Maalat, hindi dry kahit na i-deep fry. Tapos isinawsaw natin doon sa green onion and garlic sauce. Oo nga naman, 'di ba? Adobo, garlic, suka, toyo, lahat-lahat na. One more bite. Ay, ang sarap. Sa sarap po ng kanilang grilled chicken, alam niyo ba isang National Food Magazine ang kumuha ng kanilang recipe o nag-request ng recipe nito, ha? And guess what? E featured lang naman sila front cover sa Food and Wine Magazine on this month's issue. Diba? Ang ating grilled adobo chicken is going places. The next best thing pagdating po sa kainan at pagdating sa pagkain, siyempre, Filipino dishes, right? Tikman natin. Hindi siya dry. The flavor is there. Maalat na matamis. Ayoko na nung ketchup. Tatry ko na tong parang sarsa ng lechon. Kasi chicken liver, di ba? Huwag nyo sasabihin, ha? Dapat to i-battle na nila tsaka i-benta nila separately. Kasi masarap. Bago ko po simulan
kainin ang kanilang coffee plan. Magpapaalam na po ako sa inyo. Kapamilya, alam ko nag-enjoy kayo on today's segment ng Peking Order. Napakarami pong pagkain ang pinakita ko sa inyo. And it's just not regular Filipino dish. Came from the heart and soul of the family of Chef Christine Subido. Ito po yung mga recipes ng kanilang pamilya that were handed from one generation down to the other. At ito, nag-i-enjoy po tayong mga Pilipino dito sa Chicago. Ito po ang nag-iisa niyong kaibigan sa kusina, Busog na Busog. Please join me again next time on Eat and Run. Goodbye!